ating beloved ordained preacher, Nanding Manalang. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na ba yung Jesus? Yung pang dalawang dekada na palakpak ang kailangan natin. Amen. 22 years, hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat sa prayer ng ating mahal na pastor, lahat tayo nandito ay pinanghawakan ng mahal na Panginoon. Amen. Siguro ako na po yung pinakamatanda sa inyo na naunang naglilingkod sa Diyos. Sa ating mga nandito, dahil ako po yung 1978 na saved. O, sino yung mga kasabayan ko kung meron dito sa Pangasinan, 1978. Imagine, salamat sa mahal na Panginoon. At ngayon eh, ako po ay nasave ng 18 years old pa lang po ako. At nung mga panahon na yun eh, talagang nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil naabot ako ng prayer ng mahal na pastor. At nung nagkaroon po tayo ng krusada ng 1996 dito na sa Tayog Town Plaza, isa po ako dun sa naatasan na mag-asikaso ng krusada natin doon. At doon nga, nasave po ang ating beloved Mami Lorna Aquino. At pagkatapos ng 1997, nasave na po ang ating beloved Honorable Judge Manuel Aquino. At ngayon ay kasama pa rin natin na nagpupuri at naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Kaya from 1996, ay hindi pa rin dahil nandun na tayo sa natibidad noon eh. Nandun na tayo sa natibidad. Bumibisita na po ako doon sa natibidad. Noong mga panahon na yon, 1995 siguro. 1994, 1995, bumibisita na po ako sa natibidad outreach station natin noon. At salamat sa mahal na Panginoon. Naging matagumpay ang ating gawain. Marami man na na-assign ang mga ordained preachers natin dito. Kayo po na mga kapatiran na hindi nabawasan, bagkus dumami, lumago at naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! 22 years na, salamat sa ating mahal na Panginoon. At magandang nga po na po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Hallelujah! Sa ating pong beloved Honorable Judge Manuel Aquino, sa kanyang buong pamilya, sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio, sa atin ang beloved preacher Greg Peralta, sa kanyang buong pamilya rin, sa mga co-workers natin na nandito, na assigned sa pinagpalang gawain natin sa Tayog, magmula sa Alikabok, na nandito tayo noong mga panahon na yan, eh, ngayon, sementado na. Baka sa susunod na pagbalik namin dito, naka-tiles na kayo. Amen! Grabe, naalala ko pa, pag nandyan tayo sa labas, grabing Alikabok. Napapaliguan tayo ng pulbos ng Alikabok galing ng mga sasakyan niya sa labas. Pero kanina, sumobra kami dahil sementado na eh. Sumobra kami, napunta kami dun sa dulo. Grabe, nasarapan yung driver magpatakbo ng sasakyan dahil sementado na eh. Eh, nalumampas na lang kami. Kaya nung hindi ko na makita, sabi ko, ilimoy, balik na tayo, malayo na. Kaya bumalik kami. Salamat sa mahal na Panginoon. Yun ang patunay na ang pagpapala ng Diyos ay sobra-sobra na sa inyo. Amen! Kaya pinagpala, ganun din sa ating mga kapatiran from Abra. Madaydayaw launin ni Apo Diyos, kakabsat ko, di kita nagapupay di Abra. Hallelujah! Ang aming kakabsat ay dito ay Intiro, Tayog, Natibidad, kita nagapupay Santa Maria, San Quintin. Baka dapat hindi kita kakakabsa tayo nga Ijay Banger nga eh. Ijay San Nicolas. Nagaputi na Tibidad. Baka hindi kita nagadapay Carmen siguro na kakabsa tayo. Amen. Naggasa tayo na unay. Amen. Praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon at ganun din sa ating beloved preacher, testimony leader natin, ating beloved Brother Jose Dulatre, sa ating mga co-workers na galing na rin dyan sa
Mangaldan, sa iba't ibang lugar, sa Lingayen, no, sa ano, Urdaneta, baka meron pa rito. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Pasal sa lahat ng mga kapatiran narito, pinagpala tayo ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! At hindi naman po kami pwede magkasabay-sabay mag-preach dito. Amen! Pinagpala kayo dahil kung sabay-sabay kami, baka magkalituhan tayo. Amen! Kaya inati-atin ang program ng ating beloved preacher Greg Peralta. At ako po'y magbibigay sa inyo ng Bible study, pangangaral ng salita ng Diyos. Nawa ito po ay sa mga kapatiran na uwi sa Abra, uwi sa iba't ibang lugar, ay maging baon po natin ang salita ng Diyos na patuloy nating pinapangaral sa pangunang panalangin natin, mga pastor, Evangelista Witness Rad Almeda, at beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina si Almeda. Amen. Ay lahat ay tumayo, kakabsat ko. Ingato tayo, bigi tayo ima tayo kakabsat, agkararag tayo. Hallelujah, dumawat tayo ti parabor kini Apo ting Jesus, ang matarusan tayo, di kita sasaon ni Apo Diyos. Hallelujah. Opo, mapagpala ka masalangit. Sa pangalan pinakamamalabay Jesus, lahat po na narito ng mga kapatiran, lahat po ng mga manggagawa na nagkasama-sama sa lugar na ito, sa 22 taong anibersaryo ng gawain dito sa Tayug Pangasinan na totoong pinalago mo, mahala Panginoon, sa panalangin ng iyong propeta, mahala Pastor Evangelista Willis Rada Almeda, buong pamilya niya, at kami po mga manggagawa, ipinangawakan mo, mahala Panginoon. Sa lahat ng narito, pagpalaay mo mensahe ng kaligtasan, mahala Panginoon, ng isang muyabang lingkod, sa pag-aaral namin ng mga salita, mahala Panginoon, maging sa aming mga kapatiran, na mga sumusubaybay sa gawain mo rito, mahala Panginoon. Hallelujah! Pagpalaay mo lahat, mahala Panginoon, ang aming mga viewers, mahala Panginoon, sa webcast namin na ginaganap na gawain dito, mahala Panginoon. Pagpalaay mo lahat, ay mga anak, sa iyong ebanghelyo ng kaligtasan, gamitin mo po ako, mahala Panginoon. Wala po kong magagawa ko sa kanaking. Bless the word, Father of Jesus, open your minds and understanding of my beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father, in Jesus' name. Thou shalt have the pindras is cast out. The first prayer, beloved pastor, bless the word in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Totoong napakabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. Na sa kaunting bilang ng ating pag-uumpisa ng gawain natin sa lugar ng natibidad, sa iba't ibang pinagdausan na ng ating gawain dito sa Tayog. Salamat sa ating mahal na Panginoon at patuloy na tayo'y pinagpapala ng Diyos. Amen. Sabi nga, mabuti naman na tayo'y nagpapatuloy. Amen. Dahil dun sa mga hindi nagpapatuloy, mabuti pa rin. Dahil nakikipagsapalaran sila sa kanilang hindi pagpapahalaga sa kaligtasan. Ngayon, sa mga nandito na ating mga kapatiran, dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga kahirapan, dumating man ang mga pag-uusig o anumang magiging hadlang sa paglilingkod sa Diyos, lagi nating isipin, mabuti yan. Dahil dyan tayo sinusubok ng ating malamay noon, mabuti naman. Amen! Sa ating mga kapatiran na nandyan, may makaramdaman kayo, mabuti naman. Sa mga kapatiran, may mga problema na nandyan kayo, mabuti naman. Dahil kung wala kayong sakit at wala kayong mga problema, siguradong wala na kayo dito. Dahil yun ang nagiging daan na tayo'y pinangawakan ng mahal na Panginoon. Kaya yung iba natin mga kapatiran, sinasabi nga nila, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil ako'y tumatagal na naglilingkod sa Diyos. Isang mabuting bagay ang magpatuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi natatapos na tayo po'y pinagpala na ng Diyos. Hindi natatapos yan na tayo'y pinagaling na ng Diyos sa ating makaramdaman. Hindi natatapos yan na tayo po'y naging anak na ng Diyos. Ang kailangan natin, isang mabuti bagay na makapasok tayo sa karya ng Diyos sa langit.
Amen. Pero kung nandito tayo, bumilang na nga tayo ng taon, 22 years na ang ating gawain, ang ating church, pinaka-main church sa Metro Manila, ay papasok na tayo sa 43rd year church anniversary na natin next year. Imagine, halos kalahati ang naging diferensya na magkaroon ng gawain dito sa Pangasinan. At sa dami na nga po ng ating magawain, Luzon, Visayas, Mindanao, nakaabot na tayo sa ibayong dagat. Dati ang prayer natin, mga kapatid ko, kumbaga no, eh, parang gusto natin na siguro okay na tayo lang yung magkakasama na naglilingkod sa Diyos. Mabuti naman. Pero masigit na mabuti naman na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, malapit na masakop ang buong mundo. Dahil ang Diyos na kasama natin ay totoo. Amen! Dati ang gawain natin, Luzon, Visayas, Mindanao lang. Ngayon, nakaabot na tayo sa iba't ibang lugar sa abroad. Amen! Pati yung mga bansa na hindi dati napapasok ng Ebanghelyo, ngayon po'y nandun ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon kalago, ganon pinagpala ng Diyos ang ating banal na gawain. Amen! Kaya nga sabi ng Mahal na Panginoon sa Deuteronomio 30, kung saan mga kapatid ko sa ating Bible reader, gusto kong magbasa si Tatay ano, yung ating original na Bible reader dito ng Pangasinan. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Yung Bible reader natin dito na talagang Pangasinan kung magbasa. Kung mga ano dati, yung anak ko, yung mga nakatayo na rito kanina, nung nandyan tayo sa gawain natin sa Saragor sa elementary school, maliliit pa yun. Nanggagaling pa ako sa Metro Manila, akay-akay ko sila. Sama-sama kami rito. Nag-o-overnight tayo sa Saragor sa elementary school. Maglalatag lang ako ng banig, matulog na sila doon. Pero ngayon, salamat sa Mahal na Panginoon. Pinakita ng Diyos, dati ang mga kapatiran dito, halos walang sasakyan. Pero ngayon, nagsisiksika na ang inyong mga sasakyan. Ibig sabihin, pinagpala ng totoo ng Mahal na Panginoon ating mga kapatiran. Amen! Dati nga, naalala ko pa, may nagpa-pray over. Sabi niya, Kuya, pag-pray mo nga ako, sana magkaroon ako ng motor. Miski dalawang gulong lang. Okay na sa atin. Pero nung nagdaang mga taon na nagpatuloy na naglingkod sa Mahal na Panginoon, aba, hindi lang dalawang gulong ang binigay sa kanya, apat na gulong at brand new pang sasakyan. Amen! Ganun kabait ang Diyos. Kaya nga nang sabi ng Banal na Kasulatan, dito po sa Deuteronomio, kindly Brother Janjan, my son, isa sa magbasa ng Bible, Deuteronomio 30, versikulo 8 hanggang 10. Deuteronomio kapitulo 30, versikulo 8 hanggang 10. Ket sikaag sublikan to, ket agtungpal kan to, ititimek ti Apo. Ket aramidem to amin, dagiti bilbilin na, nga ibilin ko kenka itangal daw. Ket ti Apo Diyos mo, aramidem na kantong aglaplapusanan, kadagiti amin agapanan ti imam. Ken itibunga ti bagim, ken itibunga dagiti animal mo, ken itibunga ti dagam a pagimbagan, tati apo sublyen na ti agragsak ken ka iti pakaimbagan, kas ti panagragsak na idi kadagiti ammam. No agtulnog ka iti timek ti apo Diyos mo, tapno sa limit metam dagiti bilbilin na, ken alalagadin na ang addada a naisurat iti daytoy a libro ti linteg. No agsubli ka ti apo Diyos mo, iti isu amin a pusom, ken iti isu amin a kararwam. Taday to'y abilin, nga ibilin ko wenka itang aldaw saan anarigat unay kenka wenno adayo. Amen. Amen! Ang sabi rito, at ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon.
At iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga na iyong katawan at sa anak na iyong bakahan at sa bunga na iyong lupa sa ikabubuti. Sapagkat pagkagalakin ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Ibig sabihin, mga kapatid ko, itong gawain natin, ito ang paraan ng Diyos upang tayo po'y makapanumbalik sa mahal na Panginoon. Paglilingkuran mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at ng buong kaluluwa. Ibibigay mo sa mahal na Panginoon ang iyong buhay. Dahil pag ibinigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon, pahabain ng Diyos ang buhay mo. Pasasaganain ng Diyos. Amen! Kaya nga mayroong isang kwento na ito'y siguro para din sa atin, mga kapatiran. Mayroong isang hari na ito po ay mahilig mangaso. Yung hunter, hari siya. Nasa kanyang pangangaso, meron siyang masasabi natin most trusted alalay. Yung hari, isang araw nagpunta doon sa bundok para mangaso. Habang naglalakad sila, yung hari at saka yung trusted na alalay niya, naglalakad sila, mga kapatid ko, hindi inaasahan na dapa yung hari. At yung kanyang dalang rifle, yung rifle niya, pumutok. At alam niyo kung saan tumama yung bala. Doon mismo sa kanyang paa, nabaril yung kanyang hinlalaki. At nung nabaril, nakita ng alalay na duguan yung kanyang hari. At pagkatapos, mga kapatid ko, tinatalian yung paa, pinunit ng hari yung kamiseta, yung damit ng alalay. At biglang nagsalita yung alalay. Ang sabi niya, "Mahal na hari, mabuti naman at paalang ang tinamaan ng rifle, tinamaan ng bala." Imagine yung hari, sasabihan mo ng ganun, mabuti naman, buti. Daliri lang sa paa. Ngayon, hindi na magsalita yung alalay dahil nagalit na yung hari. Abang nagagalit yung hari, sumubra ang galit niya sa kanyang alalay, super alalay niya yun, trusted niya yun. Nung sinabi ng alalay na mabuti naman, nagalit na yung hari. Anong sabi? Hindi na ituloy ng alalay ang sasabihin dahil nagalit ang hari. Hindi mabuti ang nangyari sa akin, kaya tigilan mo na ang pagsasabi ng mabuti naman. Mula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Tingnan nyo ha. Yung hari kasi, nagalit, sabi ng hari, "Pano yung salita mo ng mabuti naman? Anong mabuti? Tinamaan ako ng bala sa aking paa, sa daliri ng aking paa." Kaya yung super alalay, mabait na alalay, tinanggal na sa trabaho. Wala na ngayon siyang super alalay. Di ang nangyari, nalungkot yung hari. At yung hari, gumaling na yung paa niya, naisipan niya ngayong uling mangaso.
Pumunta sa kagubatan na wala na siyang alalay. Habang naglalakad yung hari, siyempre napagod yung hari, napunta ngayon siya sa lugar ng mga cannibals, yung kumakain ng tao. Habang inuli yung hari, siyempre walang tutulong sa kanya. Walang tutulong, dahil wala siyang alalay. At nung inuli siya, inubaran na siya yung kanyang pagiging hari na wala ng saysay. Inubaran na siya. At nung naubaran na siya, nung papunta na doon sa paa, inubad yung kasuotan sa kanyang paa, nako, nakita na mga cannibals na lulutuin yung hari. Alam niyo nangyari? Yung mga cannibals na gulat. Doon pala sa lugar na yon, hindi pala maganda yung tao na may kapansanan. Mag-isip na kayo kung anong klaseng kapansanan meron tayo, anong klaseng kalagayan natin ng buhay nung araw na meron tayo. Kung tayong lalagay sa hari, siguro masyado na tayong depressed. Baka wala na. Baka iniisip na nga natin magpakamatay. Dahil sa nangyari, nakita na mga kakatay dun sa hari na hindi mabuting patayin yung hari dahil may batas doon sa tribo na hindi pwedeng magkatay ng tao, kumain ng tao, na kulang ang parte ng kanyang katawan. Mamalasin yung tribo. Ngayon, pinakawalan yung hari. Umuwi ang hari sa kanyang palaso, o sa palasyo, galing sa kanyang pangangaso. Umuwi. Nagkwento ngayon. Habang nagkukwento siya, naalala niya yung super alalay niya. Dahil kung yung super alalay niya sumama dun sa ari na nangangaso, mag-isip kayong mabuti kung anong mangyayari. Dahil yung hari, tinanggihan ng mga cannibals na dulutuin, dahil may kapansanan ng paa, nakaligtas. Paano yung alalay niya na walang kapansanan? Yun ang dapat kakatayin. Magiging offering sana siya, kakainin ng mga cannibals. Pagdating doon sa palasyo, pinatawag niya ngayon. Parang naawa siya. Doon sa kanyang super alalay, pinatawag niya. Nabalik ngayon yung kaisipan niya na mabuti naman. Mabuti naman na yung alalay niya, pinaalis niya. Dahil kung hindi niya pinaalis yung alalay niya ang kakainin ng mga cannibals. At naging mabuti naman sa hari na may kapansanan ng kanyang paa, hindi siya natuloy katayin. Sa pamagitan ng bagay nito, pareho silang naligtas sa tiyak na kamatayan. Hindi sila nakatay ng mga cannibals. Parang ganun sa ating kalagayan ng araw. Wala na tayong pag-asa sa ating makaramdaman. Inihintay na tayo na itapon sa apoy ng impyerno dahil sa ating kasalanan at maging ang ating karamdaman na magtatapon na sa atin sa impyerno. Yung ating mga bisyo, sumagad-sagad na hanggang sa buto. Kaya minsan nagkakagulo ng pamilya. Hindi na nagkaroon ng harmony, nagkaroon ng kapayapaan sa pamilya, lagi na magulo at nag-aaway. Ngunit napakabuti ng Diyos. Mabuti naman may problema ka, mabuti naman may sakit ka, mabuti naman may bisyo ka,
nandito ka ngayon, nagpapasalamat sa Diyos. Ganun tayo pinahalaga ng Diyos. Amen. Kaya kung ikaw ay hindi magpapatuloy na maglilingkod sa mahal na Panginoon, yung natanggap mong pagpapala, yung natanggap mong kagandahan ng buhay ngayon, ang magiging kaaway mo ay tatlo. Ang sarili mo, dahil ang sarili mo ay maibigin sa layaw ng laman, maibigin sa sanlibutan, maibigin sa worldly pleasure. Ang pangalawa, magiging kalaban mo ang demonyo. Hindi ka nalulubayan ng demonyo. Hindi ka natitigilan. Dadaling ka na niya sa apoy ng impyerno. At ang pangatlo, magiging kalaban mo ang Diyos na tinalikuran mo. Dahil ang pangalan mo'y buburay niya na sa aklat ng buhay sa langit. Pero ngayon, nandito ka. Ang pangako ng Diyos sa bawat sa atin, Apokalipsis, ang salita ng Diyos. Kung magpapatuloy ka na maglingkod sa mahal na Panginoon, Mateo 24:13, ang makapagtitiis hanggang sa wakas, siya lang maliligtas. Amen! Imbis na mag-backslide ka, imbis na tumalikod ka, magpatuloy ka na humayo at ipangaral ang mabuting balita. Amen! Itong 22 taon na paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, dagdagan mo pa, dagdagan mo ng dagdagan. Marami pang nangangailangan ng kaligtasan. Habang tayo buhay, tayo mangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Amen! Dahil kung hindi tayo tinawag ng Diyos, anong pwede natin pasalamatan sa Kanya? Wala. Magiging katulad lang tayo ng mga taong nasa sanlibutan. Wala silang pinasasalamatan sa Diyos. Wala silang natanggap na kabutihan sa Diyos. Pero sa atin, lahat tayo na nandito, pinagpalang tunay ng Diyos, marami tayong dapat pasasalamatan sa Diyos. Amen! Isang taon, 2 taon, 10 taon, na nagpatuloy ka at naglingkod sa mahal na Panginoon, 5 taon, 30 taon, sumobra ka pa ng paglilingkod sa Diyos. Dahil ako, 39 years na naglilingkod sa Diyos. Hindi ko tinignan ang kahirapan, hindi ko tinignan ang problema, hindi ko tinignan ang mga material na bagay sa sanlibutan ito. Ang tinignan ko yung pangako ng Diyos na merong langit, kaligtasan at buhay na wala hanggan. Patuloy na naglingkod sa Diyos. Para sa akin, naging mabuti naman, ako'y kinabagan ng Diyos na nagpapatuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Siguro na dinig niyo yung testimonyo ko noong 2015, September 8, 2015, na ang buong akala ko'y tapos ng aking buhay sa sanlibutang ito. Pagpapahingay na ako ng ating mahal na Panginoon. Ngunit naniwala ko sa panalangin ng ating mahal na Pastor, sa propeta ng Diyos, isang awitin ang hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. I will live, I will not die. I will live, I will not die. Pangako ng Diyos, meron naghihintay sa atin na rapture, kaligtasan ng bawat Kristiyano na magpapatuloy na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Yung kinakanta ng ating children's choir na In Jesus' Name, In Jesus' Name, merong tagumpay, merong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Kaya kung hindi natin nakilala ang mahal na Panginoon, nasan kaya tayo? Kaya kung ikaw ay manunumbalik na maglilingkod sa Diyos, ibibigay mo ng buong buwang buhay mo sa Kanya, hindi ka malulugi. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos, isang paraan ng Diyos para ikaw ay makatakas sa apoy ng impyerno. At ang Biblia mismo na ating napag-aralan from Genesis to Revelation, kung dati-dati hindi mahalaga sa atin itong Biblia, parang baliwala lang sa atin. Ngayon, doble inyong pag-iingat ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Dahil ang salita ng Diyos, ito na mismo ang Diyos na kasama-sama mo araw-araw sa buhay mo. In the beginning was the Word, and the Word was God. Amen! Kaya nga sa ating mga kapatiran, 22 taon na kayo na naglilingkod sa Diyos. Kung wala pa kayong Biblia, sino kasama niyo araw-araw?
kung wala pa kayong mga Biblia sa buhay ninyo, sino ang magiging kasama nyo araw-araw? Kailangan meron kayong Biblia. Hindi lamang salita ng Diyos ito. Ito mismo ang Diyos kasama-sama natin. Amen! Ngayon, nung tayo katoliko nga eh, ipinagmamalaki nga natin na tayo very proud katoliko. Palikalik sa ribulto. Makrus-krus. Magmula umaga hanggang gabi, gusto mo na nalangin, nagdadasal. Mula sa pinto hanggang sa altar, nakaluod. Wala ka pa rin natanggap na mabuti. Pero dito, salamat sa Diyos na ipo na ang pagpapala na inyo natanggap. Nadadagdagan pa na nadadagdagan. Amen! Dahil habang kayo nagpapatuloy na maglilingkod sa Diyos, anong sabi ng Biblia? Pasasaganain ng Diyos ang buhay mo. Amen! Dito nga mga kapatid ko sa Exodus, Kapitulo 15, versikulo 26, wala siyang sakit na ilalagay sa iyo, wala siyang karamdaman na ilalagay sa iyo, dahil ang Diyos ay nagpapagaling. Amen! Kaya tayong lahat na nandito, iba't ibang klaseng karamdaman, meron tayong taglay. Pero ngayon, ang ating mga pisikal na katawan, nangihina lang, pero ang Diyos patuloy nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yung ating makaramdaman na dati-dati aray-aray ang sinisigaw natin. Ngayon, hindi na tayo sumisigaw ng aray-aray, kundi praise the Lord, hallelujah, salamat sa Diyos, pinagaling na tayo ng Diyos. Amen! Kaya nung sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, nagbibigay ng pagpapala, bakit ka tatalikod? Ang Diyos nag-iingat, ang Diyos nagbibigay ng kaligtasan, bakit hindi ka magpapatuloy? Samantalang sa reliyon, naranasan natin, marami tayong paghihirap sa reliyon. Papasan-pasan ng krus, papinipinitensya, pasimba-simba sa Quiapo, pasimba-simba sa Baclaran, pasimba-simba kay Manawag, kung saan sana tayo nakakaabot sa iba't ibang groto, nakaabot pa sa Aguo, nakaabot pa sa Piña Francia, nakipagsayawan pa sa Bulacan ng Pandango, nakipagsayawan doon sa mga ati-atian, wala rin nangyari. Pero nang nandito ka na, nakadalo, sa gawain ng Diyos, sinabi ng ating malapastor, Mamadir, tanggapin niyo si Jesus, yung sariling tagapagligtas, maglingkod ka sa Diyos, pagpapalain kayo, magpabago kayo, gagaling kayo. Nangyari sa ating buhay, amen! Ang pagpapala ng Diyos ang kaligtasan. Yan ang panahon na ng 1997. Parang nung mga panahon na yun eh. Sa totoo lang, nahirapan nga ako lumapit nun kay beloved judge eh. Dahil sabi ko, judge to, hindi basta-basta ito. Eh may sakit din pala. Kailangan niya rin magpapanalangin. Salamat sa Diyos. Dito mo makita, ang Diyos natin hindi nagtatangi ng tao. Amen! Kaya nga sa ating gawain din yung mga MPA, dito nagbabago. Mga abusayap, nagbabago. Mga abusado, nagbabago. Mga drug addict, mga shabu addict. Mga lasingko, mga babaero, mga lalakero. Mga bakla, mga tomboy. Mga LGBT. Dito nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Amen! Kaya noong mga panahon na nakakasama na natin ating beloved Judge Manuel Aquino sa Kusada. One time, nakasama namin siya dun sa Abra dahil nasaan kami sa Abra. Bible reader. Kasama pa niya si Janjan, yung anak ko. Bible reader din. Eh, salamat sa Diyos. Nag-preach tayo doon. Nandun tayo sa plaza ng Abra. Labasan ng mga nasa simbahan, sabay batengteng, batengteng, batengteng. Ang tagal na ng batengteng, batengteng ng batengteng,
wala pa rin nagbabago. Pero dito, pagtaas mo ng kamay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus, I love you, Jesus. Ang tao dito'y nagbabago. Amen. Ang tao dito'y gumagaling. Amen. Dito sa ating gawain, maraming pagpapala. Kaya nga sabi ng Biblia, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Amen! Sana itong bilang natin na ito, pag Merkules, ganito rin. Sana ang bilang natin ganito, pag Biyernes, ganito rin. Pag Linggo, dapat ganito rin. Ibig kong palabasin sa inyo, kasabikan ninyong maglingkod sa Diyos. Lagay niyo ang mga sarili niyo parang laging church anniversary. Amen! Ilagay niyo yung sarili niyo doon. Kaya ako naglilingkod sa Diyos dahil gusto ko ng langit. Amen! Nagbubunga pa kayo, nakapag-akay pa kayo ng mga baguhan ngayon. Eh sabi ng banal na kasulatan, isang makasalanang madala mo sa mahal na Panginoon, libo-libo ang ilan nag-aangiwitan sa langit, higit sa lahat ang Diyos na tutuwa. Amen! Yung makasalanan, dadalhin mo pa lang sa mahal na Panginoon, natutuwa yung mga anghel kasama ang Diyos. Samantalang ikaw, 22 years na, grabe ng kagalakan ng Diyos sa iyo na nagpapatuloy ka na naglilingkod sa Kanya. Amen! Marami lang ang mga worker na nakasama kayo dito sa Tayog Pangasinan, sa Natividad Pangasinan. Noong mga panahon na yan, ako'y nandun naman sa parte ng Isabela. Nandun ako sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Nandun ako sa Kabanatuan. Tapos, napunta pa ako ng Abra. Tapos, napunta ako ng Alaminos, Pangasinan. Ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, nandyan lang kami sa may Bangar, La Union. 12 years na kami. 12 years na nag-aasikaso na ng gawain. Siguro sa panahon ko na ako'y nag-aasikaso ng gawain, lahat na yata ng pioneering na pag-aasikaso ng gawain, napunta sa akin, binata ko. Bakit? Kayo ang mag-asikaso ng siyam na anak, wala kang trabaho. Anong gagawin mo? Oh, wala akong trabaho, ano yung papakain ko sa aking mga anak? Siyam yan. Paghingi ng daddy ng isa, timpla ko ng gatas. Pag isa hingi ng pagkain, bigay ako ng pagkain. Pag yung isa punta ng CR, samaan ko. Pag yung isa maligo, ako pa rin mag-asikaso. Pag yung isa iiyak, patataanin ko. Habang pinatataan ko yung isa naman ang iiyak dahil nag-aaway sila magkapatid. Sa pagkain, ano ipapakain mo? Wala. Sa pag-aaral, ano itutustos ko? Wala din. Pero ang Diyos, hindi ako pinagkulang. Salamat sa mahal na Panginoon. Siyam yung aking anak. Naku po, sinasabi ko sa inyo. Sina dumanas din ng kahirapan. Lahat ng kahirapan ng pag-aasikaso ng gawain sa pioneering stage ng church. Ako ang laging na ibabala doon. Ako ang laging napupunta. Kaya lahat na ng klase ng metal na kain namin. Metal bus ng kamote. Metal bus ng gabi. Metal bus ng malunggay. Metal bus ng saluyot. Lahat ng mga metal, pinakain ko sa anak ko. Kaya kami na may naging metal na rin. Hindi pasyente ng mental. Imagine, grabe oh. Siya mang aking anak, kaya nakikita ng mga kapatiran yan. Pag nagpupunta ko rito, akay-akay ko. Eh ngayon,
Meron ng anak ako na lima nag-asawa. Ang aking apo, sampu na. Imagine, kung iisipin, kung nasan kumuha ng ano itong si brother Nanding? Wala naman kaming trabaho. Ngunit ang Diyos na nga ako, pag naglingkod ka sa Kanya, pagpapalain ka. Dahil magmula nung ako'y pinagaling ng Diyos sa aking karamdaman, hindi ko na sinayang ang pagkakataon ko na paglingkuran ng Diyos. Naniwala ako na pinagaling niya ako. Oh, di totoo siya. Naniwala ako na binago niya ako. Totoo siya. Amen. Kaya nun sabi ng banal na kasulatan sa Exodus 23, 24, 25, imagine, pagpapalain ng Diyos ang yung tubig at ang yung tinapay, yung pagkain mo, at aalisin ng Diyos ang karamdaman sa katawan mo. Amen! Yung ikaw ay mahirap ngayon, subukan mo maging tapat na naglilingkod sa Diyos. Kung ikaw na naglilingkod sa Malabay, hindi nag-a-absent, perfect attendance, Merkules, Viernes, Linggo, nako, hihintayin mo na ang pagtulog ng pakakak ng Diyos. Dahil ang mga Kristiyanong mainit na naglilingkod sa Diyos, sila ang mararapture, dadali ng Diyos sa langit, magmamana ng buhay na wala hanggan. Amen! Noong last Saturday, meron kami napakinggan ng aking mga anak, meron kami nireview na preaching ng Malapastor. Ito'y preaching sa Cuneta Astrodome. Kung ilang taon na tayo sa Cuneta Astrodome, matagal na tayong nag-asikaso tapos nawala. Ito'y nailalive pa sa TV program. Alam nyo, napakinggan ko noong Saturday. Sa dami na ng preaching na Malapastor na napakinggan ko. Dahil isa ako noon sa mga panahon na Bible reader ng church, sa main church. Kaso yung mga panahon na kami nagagamit sa TV program, nagagamit sa radio program, nagagamit kami sa mga kusada. Ito ng Sunday na ito, ang grabing tumimo sa aking kaisipan na hindi ko makakalimutan at hindi nyo rin makakalimutan. Bakit? Sabi ng Malapastor, sino ang gusto ng langit? Taas ang kamay! Nagtaasa ng kamay ang mga kapatiran sa Cuneta Astrodome. Gusto ng langit, taas ang kamay. Gusto ng pagpapala, taas ang kamay. Nako, lalo nagtaasa ng kamay ang mga kapatiran. Dalawang kamay pa. Ang itinataas nila, yung iba sumisigaw pa ng hallelujah, praise the Lord. Sabi ng Malapastor, sinong gusto ng rapture? Lalo na nagsigawan sa Cuneta Astrodome. Nagtaas ang kamay, nagsigawan ang mga kapatiran. Tuwan-tuwa ang mga kapatiran. Pero ito ang huli na sinabi ng Malapastor. Yung mga Sunday Christian, hindi ma-rapture yan. Bakit? Wednesday, Friday, Sunday na pagdalo, pinipili mo lang ang Linggo. Ibig sabihin, mas marunong ka pa sa Diyos na gusto mo Sunday Christian ka lang. Hindi ka marunong magpasalamat ng Wednesday and Friday. Samantalang yun ang obligasyon ng Kristiyano, maglingkod na mainit sa Diyos. Hindi natin pwedeng piliin ang araw ng paglilingkod sa Diyos. Ang tumimo sa isip ko, sabi ng Malapastor, kung magbabalik ang Malapay ng Wednesday, wala ka sa gawain, paano ka kukunin ng Diyos? Kung magbabalik ang Malapay noon ng Friday, wala ka sa overnight. Natutulog ka lang sa bahay, ma-rapture ka kaya? Pag Linggo, Sunday Christian ka lang, wala ka pang dalang Bible, wala kang sandata ng salita ng Diyos. Sa tingin mo, kayong umusga ng iyong mga sarili. Kaya sinabi ng Malapastor, ang makarapture na mga anak ng Diyos, hindi nag-a-absent sa church.
ang nakakatiyak na kaligtasan, hindi nag-absent sa church. Amen! Bakit sa church? Marami kasing kapatidan hindi alam kung ano ang church. Iniisip nyo, building? No! We are the temple of a living God. We are the church of dearest Jesus! Ikaw at ako, tayo lahat nandito. We are the church of the dearest Jesus. Dahil ang Diyos ay nananahan sa atin. Amen! Pag absent ka, sino kasama mo? Di ka dumalo ng Miyerkules, sino kasama mo? Hindi ka dumalo ng Biyernes, sino kasama mo? Pwede bang sumama ang Diyos sa hindi naglilingkod sa Diyos? Sasama ang Diyos dun sa mga dumadalo sa gawain ng Diyos. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao wala espiritu ni Kristo, ang tao wala espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. We are now the children of God right now. Amen! Kaya sabi doon sa Romans 8:16, ang Espiritu mo, Espiritu nyo, Espiritu nating lahat na nandito, Espiritu naming mga preacher, Espiritu naming mga workers, ang Espiritu ninyo, Espiritu ng mga kapatiran galing sa iba't ibang lugar, ang Espiritu namin, anong sabi doon? Nagpapatunay na tayong lahat ay anak ng Diyos. Amen! Kayon, kung absent ka, paano mo mapatunayan na anak ka ng Diyos? Kung nagkataon na ikaw ay gumawa ng masama, gumawa ka ng kasalanan, hindi ka pwedeng maging excuse. Kaya nga nung sabi ng Biblia, huwag kalilimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen! Hindi lang porky Sunday. Dapat lagi mong isipin yun. Huwag kakalimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Walang excuse. Amen! Kailangan nandyan ka. Kaya sabi nga ng malapastor, dumalo lagi, huwag mag-absent. Para ang kaaway ay wag makapasok. Amen! Dahil ang binabantayan ng kaaway, hindi yung mga tao sa sanlibutan. Ang binabantayan ng kaaway na si Satanas, ang binabantayan niya, ikaw at ako, tayo lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen! Dahil tayo'y tagalangit na, sigurado na, meron na tayong langit. Bakit? Ang pangalan natin nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Everybody say praise the Lord! Basa. Roma 8:9, Roma 8:14, Roma 8:16, Exodus 23:24-25. Roma 8:9-14. Ito po ang sinasabi. Ngayon, saan kayo alinalasag? Nudikit na espirituan. Oo. Nubilang tati espiritu ti Diyos, agnaed kada kayo. Hallelujah. Ngayon, ti saan amang kubikop iti espiritu ni Kristo, saan na akukwa? Amen. Awan sa ngayon, no, ti espiritu da din na magungar kay Jesus kadagiti natay, agnaed kada kayo. Da din na magungar kay Kristo kadagiti natay, biyagen ng tumet, dagiti bagbagiyo, amatay, babaen ti espiritu na ang agnaed kada kayo. Tadagop amin nga idalan ti espiritu ti Diyos, isuda dagiti anak ti Diyos. Hallelujah! Dito sa isti espiritu metlaeng panagnagan na kadagiti espiritu tayo ada tayo anak na tayo iti Diyos. Amen! Amen! Palagpakan tayo ni Apo Diyos! Yan, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang church natin nasa buong-buong katotohanan. Amen! At samantalayin ko na abang nandito tayo, marami tayo mga kapatid ko, ito'y bigyan ko lang kayo ng isang simpleng alimbawa na lang itong logo natin ng Jesus Saves at Jesus Heals. Kasi nung tayo nasa Katoliko, very proud tayo na sa ating mga bahay, meron tayo mga altar. At ang nasa altar natin, mga ribulto.
mga Diyos-Diyosan. Very proud tayo na inaalaya natin ang mga bulaklak. Yung ribulto natin, binibisan, pinapabanguhan pa. Very proud. Ngayon, dapat kayo, tayong lahat na nandito, mas lalo maging proud na miyembro tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen! Tignan nyo. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pansinin lang muna, pansinin. Ang Jesus nasa ibabaw. Ang sinasagisag ng bilog na yan, yan ang mundo natin. Yan ang mundo. At ang Miracle Crusade, Jesus Miracle Crusade, nasa ibabaw ng mundo. Nasa ibabaw ng mundo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. International ministry. Nagkaroon na tayo ng mga gawain ngayon sa iba't ibang bansa. At ang ating mga miyembro ay talagang iba't ibang lengguwahe na rin. Itong ating ministeryong ito, napapalooban ng salita ng Diyos, Open Bible, ay nakalagay, Matthew 16 verse 18, "Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." We are the church of the living God. Ibig sabihin, kahit pala ang demonyo si Satanas, hindi magtatagumpay sa atin. Hindi magtatagumpay ang kahirapan. Amen. Ngayon, ang dove at yung rays na yellow, yung dove sumasagisag ng Espiritu ng Diyos, Holy Spirit. Kaya ang lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade, merong Espiritu ng Diyos. At yung ating natanggap na Espiritu ng Diyos, yung race niya, yun ang nagbibigay liwanag sa atin. Kaya tayo ang nagiging light of the world. Amen! We are the light of this world. Imagine Jesus Miracle Crusade, nasa ibabaw ng mundo, ikaw yan. Membro ng Jesus Miracle Crusade. Bakit Jesus saves, Jesus heals? Sino ba ang tagapagligtas? Si dearest Jesus lang. Walang ibang pangalan na ibinigay sa ibabaw ng sanlibutan ito, kundi sa pangalan ni Jesus na maligtas ka. Kaya tingnan sa pangalan ni Jesus pag ikaw ay binautismuan, magbabago ka. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Magbabago ka. Maligtas ka. Jesus heals. Kaya bang pagalingin ng doktor yung mga sakit mo na tinanggihan na? Kaya bang pagalingin ng mga albularyo yung mga sakit mo? Walang ibang nagpagaling sa atin kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya na rin ang nag-iingat sa atin. Yatingin nyo lahat tayo ng mga kapatiran dito from north, east, west, and south, even and abroad. Lahat tayo nagpapasalamat kay dearest Jesus. Itinataas natin ang pangalan ni Jesus dahil siya lamang ang tagapagligtas. Amen! Siya lang ang ating kaligtasan at buhay na wala hanggan. Last verse, pakibasa. 1 John chapter 5, verse 20. Hindi ka maguguluan, hindi ka magugulumihanan kung ikaw ay naghanap ng tunay na Diyos at tagapagligtas. Pag binasa mo ito, malalaman mo na wala palang ibang Diyos na totoo at tagapagligtas. Si dearest Jesus lang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo na surat ni Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. Kaya't amo tayo at anak ti Diyos, imay, kaya't inikan na tayo tipan nakaawat, tapno mabigbig tayo dayjay anapudno, kaya't datayo agtaeng tayo iti dayjay anapudno, nga iso ni anak na ay so Kristo,
Dito iso tipod na Diyos ken tibiyag agnanayon. Amen. Amen. Ang sanlibutan naghahanap ng Diyos. Yadin ninyo ang nahanap nila hindi totoong Diyos, Diyos-Diyosan. Ang sanlibutan pumipili ng Diyos. Hindi Diyos ang napili nila, Diyos-Diyosan pa rin. Iba-ibang pangalan ng kanilang Diyos. Iba-ibang pangalan ng kanilang mga ribulto. Pero sa Biblia na ating binasa at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, Son of God, at tayo binigyan ng pagkaunawa, wisdom, wisdom from above, nagkaroon tayo ng pangunawa, nabuksan yung ating mga pangunawa upang ating makilala siya na totoo. There is Jesus, His truth. Jesus is the way, the truth, and the life. Sa mga tweet, ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen! Siya yung nag-iisang Diyos. Jesucristo ang kanyang pangalan. Siya ang Diyos na totoo. Siya ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Ngayon kung tatalikod ka pa sa paglilingkod sa Diyos, sayang ang naumpisahan mo. Babalik ng demonyo ang sakit mo, babalik ng demonyo ang problema mo, babalik ng demonyo ang bisyo mo. Dahil sabi ng Biblia, yung isang demonyo mag-aakay pa ng pito. Lalo ka nang magiging masama. Wala ka nang pag-asa. Babalik ka sa karian ng demonyo. Pero pag ikaw ay nagpatuloy, ang Diyos matutuwa sa iyo. Lalo kang pagpapalain, pagpapalain, pagpapalain. Amen! Kaya ano sabi, siksikliglig at umaapaw na pagpapala. Ibalik ko lang kayo sandali pa doon sa Exodus. Aalisin ng Diyos ang sakit sa katawan mo. Babasbasan ng Diyos ang iyong tubig at tinapay. Grabe. Yan ang ating kabuhayan every day. Amen! Yan ang ating kailangan. Kaya ano sabi rito? Huwag kang yuyukod sa kanilang Diyos o maglilingkod man sa mga yaon o gagawa man ang ayon sa kanilang magawa. Kundi yung iwawaksi at yung pagpuputol-putulin ang kanilang mga aligi na pinakaalaala. O baka meron pa kayong mga grieving images dyan sa bahay ninyo. Baka meron pa kayong mga ribulto-ribulto. Bakit pinabasa ng malapain ito at mabanggit ko? Meron ang kinakausap ang malapain sa inyo. Matagal yun ang inaalagaan ng mga ribulto ninyo. Wala ring tulong. Kaya tingnan nyo, ang inalagaan nyo, doble-doble, ribulto, demonyo, sakit, problema. Hindi kayo pinagpala. Pero dun sa mga sumunod, ito, verse 25, at inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kanyang babasbasan na yung tinapay at yung tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen! Pinagpala ng Diyos ang inyong mga kabuhayan. Amen! Pinagpala ng Diyos ang mga laban siya sa abroad. Imagine, no? Dati naghihirap lang kayo, ngayon meron kayong mga laban sa abroad. Ginagamit na malapin nun, nagbibigay sa inyo ng financial. Binasbasan ng Diyos ang inyong tinapay, ang inyong pagkain everyday. Binasbasan ng Diyos ang inyong tubig. Yan ang ating pangangailangan araw-araw. Kaya si Dearest Jesus, ano ngayon sa atin? Dearest Jesus is the bread of life. Dearest Jesus is the fountain of life. Dearest Jesus is our salvation and eternal life. Amen! Babasbasa ng Diyos ang ating buhay. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi lugi na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Nakaabot na ako ng 39 years sa paglilingkod sa Diyos. Grabe, pinangawakan ako ng mahal na Panginoon.
Yan, natutuwa ako na ngayon, nagiging part pa rin tayo ng gawain ng mahal na Panginoon. Amen! Sa krusada, nandyan kami, nag-aasikaso ng crusade. Sa ating mga gawain, nandyan kami, nag-aasikaso ng gawain. At doon nga, gusto kong i-share din sa inyo, gawain natin sa baklotan. Ayan, nakasama namin ang ating beloved Honorable Judge kapag meron tayong krusada roon. Dati, talagang grabing sakripisyo. Ang naabutan naming membro ng ating gawain, nasabi ko sa inyo, nandun kami sa 30 member lang. Grabing hirap. 30 member. Pero ngayon, dahil binigyan kami ng pagkakataon ng malapay na makapagkukrusada, taon-taon, nagkukrusada kami, twice or thrice crusade, ang ginaganap namin sa mga bayan, sa mga barangay, krusada kami ng krusada, wala kaming tigil. Salamat sa malapay nung kung may mga darating na tutulong sa amin, na mga workers, mga kapatiran, I thank the good Lord. Kung wala, fight a good fight of faith. Pag may pera, praise the Lord. Pag walang pera, praise the Lord pa rin. Hindi ka malulugi. Amen. May pera, praise the Lord. Walang pera, praise the Lord. May makain, praise the Lord. Walang makain, praise the Lord pa rin. Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon, pag mag-Golden Supper na kami, galing na sa iba't ibang lugar, mga kapatiran, umaabot na rin kami ng 200. Salamat sa Diyos. Amen! At grabe, siksik liglig na mga himala na ginagawa ng Diyos. Kaya sa ating mga kapatiran narito, maging sa ating mga viewers, I invite you, this coming May 25, 26, 27, and 28, meron tayong aasikaso yun na crusade. Hindi krusada namin doon yan, kundi krusada nating lahat yan. Iisa lang tayo. Nagkakasama tayo sa banner ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen! Meron tayong gaganapin na krusada doon sa San Gabriel. Isa naman sa dulo ng La Union. Ang aming aasikaso yun, San Gabriel Crusade. Sa Cover Court. Mayo 25, 26, 27, 28, alas 10 ng umaga, hanggang alas 3 lang ng hapon. Dahil pagdating ng alas 5, wala na ang sasakyan. Kaya kailangan mag-adjust kami ng maagang service. Baka mag-start pa kami ng alas 9. Crusade, basta't ang mahal na Panginoon, kasama natin, may maliligtas na mga kaluluwa sa kanyang gawain. Amen! Everybody say praise the Lord. Kaya sa lahat ng mga narito natin mga kapatiran, mabuti naman at nakaabot na tayo sa 22 years ng paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ako rin nagpapasalamat sa ating beloved preacher Greg Peralta. Minsan nakakasama natin doon yan. Mga choir member, nakakasama natin. Kayo rin mga kapatiran, alam ko, kahit na hindi kayo kasama, pinagpe-pray nyo rin kami. Amen! Kaya dito sa ating crusade, magkaisa tayo, I love you so much, but dear is Jesus loves you more. Habang tayo maawit, pakinggan natin ang awitin ng ating mga adult choir. Kindly come forward, beloved adult choir. Habang umaawit tayo ng isang solemn na awitin, maging altar call natin ang ating mga adult choir. Samahan natin sila magpuri sa ating mahal na Panginoon.